The police will just contact us if there's an update for the case, Mrs. I mean, Miss Alice. Mapait na napangiti si Alice dahil sa narinig mula sa kanyang personal secretary na si Thea. Maging ito ay hindi pa sanay na tawagin siyang Miss dahil ilang araw pa lamang nang maghiwalay sila ng kanyang asawa. Madalas ring napapaisip si Alice. How did a marriage that lasted for 3 years ended just like a simple friendship? I'm sorry, Miss. Mukhang nawala po kayo sa muda sa pagkakamali ko. Kabadong sambit ni Thea habang bahagyang nakayuko. I'm not mad, Thea. Kalmadong saad ni Alice. Hindi niya rin lubusang mawari kung bakit ito ang laging akala ng mga tao sa kanyang paligid. Na masungit siya, cold at indifferent. Well, alam naman ni Alice ang pangunahing rason kung bakit ganito ang tingin ng mga tao sa kanya. Marami ang nagsasabing walang emosyong nakaukit sa mukha ni Alice. Para bang isa lang siyang manika. Her eyes are lifeless. At kailanman ay hindi umiimba ang tono ng kanyang pananalita. Habang pinapanood ni Alice ang kanyang sariling reflection sa glass door window, nasabi niya sa kanyang sarili na baka ito ang rason kung bakit nagawa siyang ipagpalit ng kanyang asawa. Pagkatapos mag-file ng kaso para sa kanyang ex-husband at sa kabit nito, kalmadong naghanda si Alice at Thea palabas ng presinto. Ngunit habang nasa daanan, ay napansin ng dalagang isang komosyon na siyang nagpatigil sa kanyang paglalakad. Ano pa ba ang pinangahawakan mo? At bakit ayaw mo pa rin pirmahan ng annulment papers? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na ayaw ko na? Hindi ka ba talaga nakakaintindi? Kumunot ang noo ni Alice habang pinapanood ang isang babae na sinisigawan ng isang lalaking nakaupo sa sahig at tila ba nagpapaawa sa kanya. Huwag mo akong iwan, Betty. Gagawin ko lahat ng gusto mo. Magsisikap ako para makapagbigay ako sa iyo ng mas malaking halaga. Kaya ko, Betty. Gagawin ko lahat. Huwag mo lang akong iwanan. Pagmamakaawa ng lalaki at balak pa sanang hawakan ng paa ni Betty. Ngunit agad siyang pinigilan ng mga personal guards na nasa paligid. Hindi lang basta-bastang pinigilan, kundi sinipa pa nila ang kawawang lalaki palayo sa asawa nito. Miss, umalis na po tayo. Mukhang malaking gulo po yan. Bulong ni Thea sa kanyang amo, ngunit binaliwala lamang ito ni Alice. Inobserbahan niya mula ulo hanggang paa ang lalaki. Lumang-luma na ang t-shirt at shorts nito. Niwala itong tsinelas dahil mukhang kinalagkad pa ito papuntang presinto. Madungis at puno rin ng putik ang katawan nito. Sa harapan naman ng lalaki ay may tatlong tao. Si Betty, na base sa narinig niya ay asawa ng lalaki. Isang may kaedarang babae na mukhang ina ni Betty at isang matipunong lalaki na nakasuot ng mamahaling business coat. Pierre naman! Huwag mo na kaming pahirapan pa! Kung talagang mahal mo ang anak ko, pirmahan mo na ang papel na yan. At hayaan mo na kaming magkaroon ng mas magandang buhay. Kasamang bago kong son-in-law. Ines na sambit ng ina ni Betty na si Aling Gina. Hindi ko po kaya, Ma. Wala na po akong makakasama sa buhay. Kayo lang po ni Betty ang meron ako. Huwag niyo po akong itataboy. Umiiyak na sagot ni Pierre. Nakaramdam si Alice ng bahagyang inggit sa kanyang nakikita. Ano kaya ang pakiramdam ng isang pagmamahal na hindi basta-bastang natitibag ng kahit anong sitwasyon? Hindi naman ito alam ni Alice dahil kailanman ay hindi niya ito naranasan. Ngunit ngayong nakikita niya si Pierre, hindi niya maiwasang maawa rito. Tulad nga ng sabi ng nakararami, minsan nagiging isang sumpa rin ang sobrang pagmamahal. Sa sobrang inis ng mayamang lalaki, ay sinenyasan na nga niya ang kanyang mga private bodyguards na bugbugin si Pierre. Dahil dito, hindi na nakatiis pa si Alice at agad na nga itong nagtungo sa kanilang gawi. Miss! Miss! Sambit ni Thea, ngunit hindi na niya nagawa pang pigilan ang kanyang amo sa panghihimasok sa gulo. Kalmadong tumayo si Alice sa harapan ng kawawang si Pierre upang pigilan ng mga guards na mukhang napipilitan lamang rin sa kanilang ginagawa. That's enough! Mariing sambit ni Alice habang si Thea naman ay tinutulungan na si Pierre na umupo. At sino ka naman? Bakit ka nangingialam sa problema ng ibang tao?
Singhal ni Betty kay Alice. Tinitigan lamang ni Alice si Betty mula ulo hanggang paa. Para sa kanya ay walang kwenta ang pakikipag-away sa katulad ni Betty. Kaya naman, imbes na sagutin ang babae, ay nilingon na lamang niya si Pierre. Bakit mo pa pinagpipilitan ang sarili mo? Kahit pilit ka na nilang tinataboy? Tanong ni Alice. Ines na ines si Betty sa ginawang pandededma ni Alice sa kanya. Ngunit agad siyang pinandilatan ni Thea upang balaan. Para bang sa oras na dumampi ang mga daliri ni Betty sa kanyang amo, ay handa siyang makipagrambulan. Ba't hindi ka makasagot? Are you that scared to be alone? Mas pipiliin mong ipagsiksika na sarili mo kahit wala nang lugar para sa'yo. Para lang hindi ka maiwan ng mag-isa? Walang prenong wika ni Alice. Napayuko na lamang si Pierre sa kamuling tumulo ang kanyang mga luha. Tama na, wika nito. Sign that paper, Pierre. Those people don't deserve you. Napaangat ng tingin si Pierre sa dalaga. Ngunit dahil sa namamaga niyang mata at masilaw na ilaw, ay hindi niya masyadong maaninag ang mukha nito. Basta't ang alam lamang ni Pierre ay amoy rosas ang babaeng nasa kanyang harapan at para bang unti-unti siyang kumakalma dahil dito. Sa pagkakataong iyon ay para bang may kung anong nagtulak kay Pierre na bumangon. Dahil sa nanghihina nitong katawan ay agad siyang tinulungan ng mga pulis. Gayunpaman, galit silang tinitigan ni Alice dahil aakalain mong wala siyang kapangyarihan kanina habang pinapanood lamang ang pambubugbog kay Pierre. Dahil ba natatakot sila sa mayamang lalaki? Pinirmahan ni Pierre ang mga papel at agad namang lumawak ang mga ngiti ni Betty at ng ina nito. Walang ano-ano'y hinila agad ni Betty ang papel upang masigurong hindi ito mapupunit ni Pierre. Pagkatapos nito ay agad silang umalis na para bang walang nangyari. Dito na nagsimulang magsigalawan ng mga pulis upang bigyan ng first aid si Pierre. Sa sobrang pagod at stress ay nakatulog na lamang ito habang ginagamot. Habang si Alice naman ay hindi mapakali sa isang gilid. Ngayon lamang kasi niya na-realize kung ano ang sitwasyong pinasok niya. Base sa mga pulis, lumaking orphan si Pierre. Ibig sabihin lamang nito ay wala na itong matitirhan ngayong itinaboy na siya ng kanyang dating kinilalang pamilya. Iuwi na lang natin siya sa mansyon, deklara ni Alice kay Thea. Po? Sigurado po ba kayo, miss? Hindi makapaniwalang saad ni Thea. Tumango si Alice bilang sagot, saka muling napakagat sa kanyang kuko. Mukhang hindi naman siya masamang tao. At tulad nga ng plano nila, ay inuwi ni Alice si Pierre sa kanyang mansyon. Labis ang panlalaki ng mga mata ng kanyang katulong nang makita ang gusgusing si Pierre. Tahimik naman ang lalaki na para bang natatakot pa ito sa bagong environment na kanyang kinaroroonan. Para bang hindi pa siya makapaniwala sa mga nangyayari. Si Pierre, simula ngayon, dito na siya titira. Tratuhin niyo siya ng maayos. Awkward na anunsya ni Alice sa kanyang mga katulong. Hindi man nila lubos na naiintindihan ang sitwasyon, ay pinili pa rin nilang magtiwala sa kanilang amo. Walang ano-ano'y, nag-offer sila na i-assist si Pierre sa pagligo dahil napakadumi nito. Masyado ring mahaba ang buhok niya. Kung may marunong sa inyong gumupit ng buhok, pakigupitan na rin ang buhok niya. Dagdag ni Alice bago iniwan si Pierre sa kamay ng mga lalaking ang trabahante. Nahihiyaman ay wala nang nagawa si Pierre dahil sa mapilit na mga trabahante ni Alice. Sa pinakaunang pagkakataon sa araw na iyon, ay bahagyang napangiti si Pierre na para bang pakiramdam niya ay nasa isang ligtas na lugar na siya. Tol, sigurado ka bang napulot ka lang ni Miss Alice? Natatawang tanong ni Dante, ang binatang gwardya na nakashift tuwing umaga. Natawa naman si Simon, ang kasama ni Dante, sa kanyang shift dahil pareho silang hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Ngayon na mas malinis na si Pierre, maayos ang suot na damit at maayos ang gupit ng buhok. Mas lalo nilang napansin ang gwapo nitong muka. Taka namang napatingin si Pierre sa kanyang mga kasama dahil hindi niya mawari kung ano ang ibig sabihin nila. Pagkatapos siyang tulungan ng dalawang lalaki, ay sumunod naman pumasok ang isang matandang doktor na siyang tumingin sa kanyang sugat
sa gilid ng noo at bali sa braso. Mukhang hindi maganda ang pinagdaanan mo, bata. Kalmadong sambit ng doktor habang ginagamot si Pierre. Nahihiya lamang na umiwas ng tingin si Pierre. Ano pong pangalan niya? Yung nagdala ba sa'yo rito? Alice. Miss Alice ang tawag namin sa kanya dahil hiwalay na sila ng kanyang asawa. Alice. Pag-uulit ni Pierre, saka napayuko. Pagkatapos magamot ay pinagpilitan ni Pierre na puntahan si Alice upang tignan kung gising pa ba ito. Gusto niyang maayos na makausap ito at makapagpasalamat sa naitulong nito. Kumatok si Pierre sa opisina ni Alice at agad naman siyang pinapasok ng dalaga. Abala pa nga si Alice sa pag-inom ng wine habang may kung anong pinapanood sa kanyang laptop. Natigil lamang siya nang makitang si Pierre ang pumasok. Bahagyang nagulat si Alice sa kasalukuyang itsura ni Pierre. Malayong malayo kasi ito sa gusgusin niyang itsura kanina. May problema ba? Kalmadong tanong ni Alice. Umiling naman si Pierre. Wala. Gusto ko lang pong magpasalamat sa iyo, Miss Alice. Natawa naman si Alice dahil sa narinig. Huwag mo na akong tawaging Miss. Just Alice. Kinarga ni Alice ang kanyang laptop patungo sa sofa. Dahilan upang makita ni Pierre ang pinapanood ng dalaga. Isa itong dashcam footage kung saan makikita ang isang babaeng nakapalupot ang kamay sa isang lalaki. Asawa mo? Kuryosong tanong ni Pierre. Ex-husband. Paglilinaw naman ni Alice. Anyway, nasabi na ba nila sa iyo kung saan ka matutulog? Oo, pero pumunta rin ako dito para sana sabihin nga alis rin ako bukas. At saan ka naman pupunta? Takang tanong ni Alice. Kahit saan, magtatrabaho ako at magsisimula. Nakakahiya naman kasi kung mananatili lang ako dito at magiging palamunin. Mahinang sambit ni Pierre. Napatangutango si Alice na para bang naiintindihan niya ang punto nito. Then work here. Ano ba sa tingin mo ang kaya mong mayambag dito sa mansyon ko? Nanlaki naman ang mga mata ni Pierre dahil sa sinabi ni Alice. Maganda itong oportunidad para sa kanya. Lalo na't magiging paraan rin ito para masuklian ang ginawa ni Alice para sa kanya. Napansin kong walang masyadong halaman sa paligid. Pwede ako maging hardinero mo at mag-aalaga ako ng mga halaman. Bahagyang natigilan si Alice sa sinabi ni Pierre. Akala niya'y hindi sapat ang kanyang offer. Ngunit bago pa man siya makapagsalitang muli, ay tumanguna si Alice. Sige, may mga napabayaan ng bulaklak sa back garden. May mga buhay pa at yung iba wala na yating chance na mabuhay pa. Ikaw nang in charge doon simula ngayon. Basta't huwag kang maglalagay ng mga bulaklak malapit sa gate, pool, sa harap ng bahay, at sa kulungan ng aso. Wika ni Alice. Bahagyang nagtaka si Pierre sa bilin ni Alice, ngunit hindi niya sinubukan pang magtanong. Pumayag na lamang siya at tila ba excited na bumalik sa male quarters. Hindi mawari ni Pierre kung bakit excited siyang simulan ang pagpapaganda sa back garden ni Alice. 2 linggo ang lumipas at tuluyan na rin gumaling ang braso ni Pierre. Kahit pa noong hindi pa siya tuluyang nakaka-recover, ay panay na ang pag-aalaga niya sa mga halaman. Hilig rin naman ni Pierre ang pagtatanim, kaya naman nag-e-enjoy siya sa kanyang ginagawa. Habang naglalakad sa garden, ay hindi maiwasan ni Pierre ang matuwa sa nakikita niyang mga bulaklak. Masaya siya at hindi natuluyang namatay ang mga rosas, kaya naman ngayon ay namumukadkad ang mga ito. Marahang inamoy ni Pierre ang isang rosas at si Alice agad ang unang pumasok sa kanyang isip. Gayunpaman, hindi rin niya maintindihan kung bakit bahagya siyang nalulungkot sa tuwing naaalala niya ni minsan ay hindi binisita ni Alice ang magandang garden. Kahit na ilang beses niya itong sinubukang yayain. Dahil dito, naisipan ni Pierre na ang bulaklak na lang ang mismong dadalhin niya patungo sa dalaga. Matyagang inabangan ni Pierre ang pag-uwi ni Alice. At nang dumating na nga ang kotse nito, ay mabilis na nagtungo si Pierre palapit sa kanya. Bahagya namang nagulat si Alice dahil sa lawak ng ngiti ni Pierre. Kumpara sa unang dating nito sa mansyon, mas masigla na ito ngayon at tila ba mas gumwapo pa.
hindi tuloy maitago ni Alice ang bahagyang pamumula ng kanyang pisngi. "San ka galing? Parang pawis na pawis ka." Saad ni Alice. Napakamot naman si Pierre sa kanyang ulo, saka nahihiyang ngumiti. "Kanina pa kita inihintay." "Ha? Bakit mo naman ako inihintay?" Nahihiyang sagot ni Alice na ngayon ay kung saan-saan na napupunta ang tingin. Napangiti naman si Thea sa likod ng kanyang amo dahil nagigets niya na kung ano ang nangyayari. "Namukadkad na ang mga rosas sa garden mo. Gusto ko sanang makita mo sila bago magsara ulit ang mga bulaklak." Sambit ni Pierre dahilan upang bahagyang malungkot si Alice. Alam niya kasing ilang beses na siyang inimbitahan ni Pierre. Ngunit hindi siya pumupunta dahil sa isang dahilan. "Pasensya na Pierre, hindi talaga ako pwede." Sagot ni Alice. Ngumiti naman si Pierre. "Okay lang, naintindihan kong busy ka. Kaya naisip kong ako na lang ang magdadala sa iyo ng bulaklak para makita mo sila." At walang ano-ano'y hinugot ni Pierre mula sa kanyang likuran ang ilang piraso ng rosas na kanina pa niya tinatago. Akala ni Pierre ay mapapangiti niya ang dalaga. Ngunit kabaliktaran nito ang nangyari. Maging si Thea ay pinandilatan siya ng mata at pilit itong umiiling. Hindi maintindihan ni Pierre kung ano ang ibig iparating ni Thea. Hanggang sa nagsimula na ngang bumahing si Alice ng sunod-sunod. Agad na nagpanik si Pierre at aalalayan sana ang dalaga ngunit pinigilan siya ni Thea. "Yung bulaklak! Allergic si Miss Alice sa mga bulaklak!" Tarantang saad ni Thea, saka agad na inilayo si Alice kay Pierre. Dahil dito, ay agad na nanigas si Pierre sa kanyang kinatatayuan. Hindi niya inaasahang ang sana'y masayang sorpresa ay nauwi pa sa trahedya. Kaya naman pala, hindi nagawang bisitahin ni Alice ang garden. At kaya naman pala, napabayaan na ito noon. Allergic pala si Alice sa mga bulaklak. "Kumusta na si Miss Alice?" Nag-aalalang tanong ni Pierre pagkalabas ni Thea sa kwarto nito. Napangiti naman si Thea. Buong maghapon na kasing naghihintay si Pierre sa labas ng pinto at tanong ng tanong. "Gising na si Miss Alice. Gusto ka raw niya makausap." Kalmadong sagot ni Thea. Walang ano-ano'y pumasok si Pierre sa kwarto ni Alice. At nang makita niyang nagbabasa ito ng libro habang nakaupo sa kama, ay parabang gumaan ang kanyang pakiramdam. "Masyado ka naman yatang nag-alala, Pierre. Hindi ko ikakamatay yun." Kalmadong sambit ni Alice. Napakamot naman si Pierre sa kanya ulo, saka biglang nahiya. Ngayon lamang niya na-realize kung nasaan siya. Kaya naman, ang bilis ng tibok ng dibdib ng binata. "Pasensya na talaga. Hindi ko alam na allergic ka pala. Wala ring nakapagsabi sa akin." Malungkot na wika ni Pierre. "Inutusan ko silang wag sabihin sa'yo." Sagot ni Alice saka isinara ang kanyang libro. "Dahil ba nag-offer ako na maging hardinero? Gusto kong makatulong sa'yo. Pero imbis na magdulot ng mabuti, nagkaroon pa ng problema dahil sa akin." Nagulat si Pierre nang marinig ang munting tawa mula sa bibig ni Alice. Tinatakpan ni Alice ang kanyang bibig gamit ang libro upang pigilan ang tuluyang pagtawa. Ngunit hindi pa rin nakalagpas sa mga mata ni Pierre ang malambing niyang tawa at matamis na ngiti. Maingat na bumaba si Alice sa kanyang kama, saka sinenyasan si Pierre na sumunod sa kanya. Iginiyan niya ang binata papunta sa bintana ng kanyang kwarto, kung saan tanaw ni Alice ang buong garden at ang mga magagandang bulaklak. Hindi na ito masyadong halata ngayon dahil dumidilim na ang langit. "When I accepted your offer, I admit na hindi ko pinag-isipan niya na maayos. Wala akong pakialam nun kahit anong gawin mo. Basta't hindi ko maamoy yung mga bulaklak na tinatanim mo. But from this view, araw-araw kong nakikita ang mga rosas na ang kaganda ng pagkakatubo. Hindi ako nakakalapit, Pierre. But I always admire them from this view. Maraming beses rin akong natempt na lapitan kahit saglit lang. Kahit magka-allergic reaction ako. Pero lagi akong pinipigilan ni Thea. Yung nangyari kanina, it's not totally a bad thing. Dahil sa ginawa mo, nakita ko mga bulaklak ng malapitan. Kahit na ilang segundo lang yun. Thank you, Pierre. Napasaya mo ako." Napaawang ang bibig ni Pierre nang muling makita ang ngiti sa labi ni Alice.
Napaiwas na lamang siya ng tingin dahil hindi niya maintindihan kung ano ang nararamdaman niya. Hindi niya kayang aminin sa kanyang sarili na may sayang dulot ang lahat ng mga salitang binibitawan ng dalaga ngayon. Walang anuman. Sige, alis na ako. Nagpapatulong kasi si Manang sa pagkarga ng mga pinamili nila kanina. Ramdam ni Pierre ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Kaya naman, hindi niya nakaya pang magtagal kasama si Alice. Tahimik lamang na pinanood ni Alice ang paglabas ni Pierre sa kanyang kwarto. Ngunit bago pa man nabuksan ng binata ang doorknob, ay muli itong napalingon sa kanya. At tsaka bagay sa'yo ang nakangiti. Sambit ni Pierre bago nagmamadaling lumabas. Naiwan namang tameme si Alice dahil sa sinabi ni Pierre. Nagdulot ito ng nakakakiliting pakiramdam sa kanyang sikmura. Kaya naman, napahawak na lamang siya sa nagiinit niyang mga pisngi. Ilang segundo, pagkatapos umalis ni Pierre, ay agad namang dumating si Thea, dala ang lalagyan ng mga gamot. Miss, sumasama po ba uli ang pakiramdam niyo? Bakit pulang-pula po ang mukha niyo? Inosenteng tanong ni Thea. Nanlaki naman ang mga mata ni Alice, saka nagmamadaling nagtungo sa kanyang kama upang ibalot ang sarili sa makapal niyang kumot. Mukhang kailangan ko pang magpahinga. Iwan mo na muna ako. Kunwaring pagsusungit ni Alice. Sigurado kasing kukulitin na naman siya ni Thea kapag nakahalata ito. Kinabukasan ay naisipan ni Alice na hindi na muna pumasok sa kanyang opisina at sa bahay na lamang muna magtrabaho kasama si Thea. Masyado na kasi niyang inilululong ang sarili sa trabaho para lamang mawala sa isip niya ang mga katarantaduhang ginawa ng dating niyang asawa. Maaga siyang bumaba upang mag-almusal at panay ang paglinga sa paligid na para bang may hinahanap. Maaga pong umalis si Pierre kasama si Lucille. Inutusan ko pong mamili ng mga karne kasi nakalimutan namin kahapon. Sambit ni Manang Dolor, ang mayordoma ng mansyon. Bahagya namang nahiya si Alice dahil mukhang nabasa ni Manang ang kanyang iniisip. Lucille, yun ba yung assistant chef? Takang tanong ni Alice. Opo. Bakit po, ma'am? Kuryosong tanong naman ni Manang Dolor. Hindi alam ni Alice kung bakit bigla na lamang siyang nawala sa mood. Ang omelette na kanina'y ine-enjoy niya ay biglang hindi na masarap ngayon. Hindi naman naka-assign sa kusina si Pierre. Bakit siyang sinasama sa pamamalengke? Natahimik ang mga katulong na nag-aayos sa hapag. Nagkatinginan sila habang tinatansya nila kung sino ang sasagot sa amo nilang wala na sa mood ngayon. Kasi ma'am, may sakit po yung dalawang kasama nila sa kitchen, kaya nag-volunteer po si Pierre na siya na lang ang sasama. Kabadong sagot ni Manang Dolor. Hindi na sumagot pa si Alice dahil kinailangan niya ng kalmahin ang sarili niya. Maging siya ay naguguluhan na sa kanyang inaasal, kaya naman natahimik na lamang siya. Maya-maya po ay nandito na ang mga yun. Pahabol ni Manang Dolor upang mas pagaanin ang loob ni Alice. Pagkatapos kumain ay dumiretso si Alice sa kanyang office para ituon ang atensyon sa kanyang mga paperworks. Nang bigla siyang mapalingon sa bintana kung saan tanaw niya ang paparating na sina Pierre at Lucille. Tuluyan na ngang natigil sa ginagawa si Alice upang obserbahan ang dalawa. Karga-karga ni Pierre ang mga echo bags at hindi niya marinig kung ano ang pinag-uusapan nila ni Lucille. Ngunit mukhang masayang nagkukwentuhan ang dalawa. Muli na namang nawala sa mood si Alice. At bago pa man tuluyang maisara ang kurtina ng kanyang bintana, ay nagtama pa ang tingin nila ni Pierre. Ngumiti si Pierre kay Alice, ngunit dinedma lamang ito ng dalaga saka tumalikod. Taka namang napatigil si Pierre sa paglalakad. Ngunit dahil mabigat ang kanyang dala, ay binaliwala niya na lamang muna ang nangyari. At dahil nga sa mga nangyari, ay buong araw nang naging irritable at busangot si Alice. Aanhin mo ba itong mga glass container na to? Bakit ang dami naman ang binili mo? Nagtatakang tanong ni Manang Dolor nang makita niya ang mga binili ni Pierre sa bayan. Abala si Pierre sa pag-uukit ng mga kahoy na kanina pa niya pinagkakaabalahan. Panay ang tanong ng mga trabahador sa mansyon kung para saan niya ito gagamitin. Ngunit ayaw sabihin ni Pierre at ngumingiti lamang ito. Ay naku,
Ewan ko talaga sa iyong bata ka. Kanina, mga bulaklak lang ang pinagkakaabalahan mo. Hindi ko talaga mabasa kung anong tumatakbo dyan sa isip mo. Pareho kayo ni Miss Alice. Natatawang reklamo ng mayordoma. Natigilan naman si Pierre sa kanyang ginagawa. Po, ano pong meron kay Alice? Buong araw nang wala sa mood. Siguro, masyadong na-stress akong ano. Napaiwas naman ang tingin si Pierre. Saka muling pinagpatuloy ang ginagawa niya. Napalingon naman siya sa malaking bintana ng kwarto ni Alice at nakita niya nga ang dalaga na nakadungaw doon. Ngunit imbes na umiti ay umalis lamang si Alice sa bintana dahilan upang mapakamot na lamang sa ulo si Pierre. Miss, ibabalik ko na po ba sa dating routine ang schedule niyo bukas? Marahang tanong ni Thea bago lumabas sa kwarto ni Alice na naghahanda ng matulog. Bahagya namang nalungkot si Alice. Gusto niya sanang dalasan ang pagtatrabaho sa bahay. Ngunit sa mga nangyari sa araw na to, ay napagtanto niyang hindi iyon magiging magandang ideya. Yes, sa office na ulit ako bukas. Walang emosyong sagot ni Alice. Tumango naman si Thea at saka lumabas sa kwarto. Si Alice naman ay naglakad patungo sa kanyang bintana upang pagbasdan ang mga bulaklak sa garden. Ngunit naagaw ng isang pagkatok ang atensyon niya. Pierre! Agad na naglaho ang ngiti sa mukha ni Alice nang makita si Thea. Napaubo naman si Thea upang ibsa ng awkward na sitwasyon. Nasa labas po si Pierre. Gusto daw po kayong makausap. Agad na napalingon si Alice nang marinig ang sinabi ni Thea. Bakas ang saya sa mga mata ni Alice na nakikita lamang ni Thea sa tuwing nasa malapit si Pierre. Papasukin mo. Sagot ni Alice. Sinusubukan niyang maging bossy upang itago ang totoo niyang nararamdaman. Maya-maya ay pumasok na nga si Pierre matapos lumabas si Thea. Malawak ang mga ngiti ni Pierre habang may daladalang paper bag. Si Alice naman ay bumuntong hininga lamang. Baka naman ma-issue ka pa dahil sa pagpunta-punta mo rito sa kwarto ko ng gabi. Masungit na saad ni Alice. Sandali lang naman ako. May ibibigay lang sana ako sa'yo. Nahihiyang sambit ni Pierre. Naging curious naman si Alice matapos marinig iyon. Hindi ba mag-iisip ng kung ano si Lucille? Kumunot naman ang noo ni Pierre dahil sa sinabi ni Alice. Lucille? Bakit naman siya mag-iisip ng kung ano? Well, mukhang nagkakamabutihan kayo eh. Tinulungan mo siyang mamili sa palengke. At ang sayo niyo pa kanina. Natigilan si Pierre dahil sa mga salitang binitawan ni Alice. Hindi naman siya ganoon ka-clueless upang hindi mahalatang nagsiselo si Alice. Ngunit para bang ang hirap itong paniwalaan para kay Pierre. Isa pa, imbes na mainis dahil wala namang karapatan si Alice upang diktahan siya. Para bang mas pinag-aalala pa ni Pierre kung paano malilinawan ang isip ni Alice dahil ayaw niyang nag-iisip ito ng kung ano-ano. May sakit kasi yung dalawang assistant. Tsaka may bibilin din kasi ako kaya ako na ang nag-volunteer. Wala namang namamagitan sa amin ni Lucille. Marahang sagot ni Pierre. Napatingin naman si Alice kay Pierre. Maaaring tama ang sinasabi nito. Imposible rin naman kasing basta-basta na lang malilimutan ni Pierre ang dati niyang asawa na si Betty. Marahang umubo si Alice bago bumaring sa dalang paper bag ni Pierre. Ano ba yung gusto mong ibigay sa akin? Kuryosong tanong ni Alice. Kunwari pa siyang hindi siya interesado kahit nasabik na siyang malaman kung ano ang laman ng paper bag. Nakangiti namang inilapag ni Pierre ang paper bag upang kunin ang laman nito. Nanlaki naman ang mga mata ni Alice na makita ang isang bulaklak na rosas sa loob ng isang glass container. Conserved rose yan. Ginawa ko to para kahit papaano, hindi mo natitignan ang mga bulaklak mula sa malayo. Maingat na inabot ni Alice ang container. Umaapaw ang iba't ibang emosyon sa kanyang dibdib habang tinitignan ang mga disenyo na napakaganda ng pagkakaukit. Ikaw ang gumawa nito? Marahang tanong ni Alice. Oo. Nag-isip-isip kasi ako kung anong pwede kong gawin para malapitan mo ang mga bulaklak. At yan ang naisip ko. Marami pa akong ginawa na lalagyan. Kapag namulaklak na ang ibang mga bulaklak, ilalagay ko rin doon at... Bago pa man matapos si Pierre sa pagsasalita, ay natigil na siya
dahil sa biglang pagyakap ni Alice sa kanya. Thank you, Pierre. You don't know how happy I am right now because of this. Nanigas naman si Pierre sa kanyang kinatatayuan at marahang tinapik si Alice sa likod dahil nahihiya pa siyang yakapin ito pabalik. Walang anuman. Wala lang naman yun kumpara sa mga naitulong mo para sa akin. Nahihiyang saad ni Pierre. Natawa na lamang si Alice kay Pierre at hindi na nga sumagot. Kahit anong sabihin ni Pierre, hindi nito mababago ang isip ni Alice. Sa tanang buhay ni Alice, ito ang pinakaunang regalong natanggap niya na halos maiyak na siya sa sobrang saya. Dati, sa tuwing napapanood niya ang mga ganitong eksena sa mga drama, napapatanong si Alice sa kanyang sarili kung bakit ang OA naman ng mga bida para umiyak sa isang mumurahing bagay. Pero ngayon, alam na ni Alice kung bakit. Ang regalong binigay ni Pierre sa kanya ay hindi matutumbasan ng kahit na anong yaman na meron si Alice dahil hindi lamang ito basta material na bagay. Bunga ito ng efforts ni Pierre at tanda na pag-aalala ng binata sa kanyang kapakanan at kasiyahan. Sa isang simpleng glass container na mayroong isang tangkay ng bulaklak, nakapaloob ang saya na akala ni Alice ay hindi niya na mararamdaman pa. Nang mapansin ni Alice na napapatagal na ang yakap niya, ay agad siyang kumalas kay Pierre at muling nagpasalamat. Hindi naman na nagtagal pa si Pierre at lumabas na rin ito. Maingat namang inilagay ni Alice ang glass container sa tabi ng kanyang lampshade at masaya niya itong pinagmasdan hanggang sa makatulog na lamang siya. Wow! Glowing! Biro ni Thea na lumabas si Alice sa kanyang kwarto kinabukasan upang magtungo na sa kanyang office. Ha? Anong pinagsasabi mo dyan? Depensa ni Alice. Natawa naman si Thea at umiling na lamang. Sinimulan na niya ang basahin ang mga appointments ni Alice para sa araw na ito habang naglalakad sila palabas. Pagdating sa main entrance ay tumigil si Alice sa paglalakad saka lumingon sa paligid. Natigil din si Thea dahil alam naman niyang si Pierre na naman ang hinahanap ng kanyang amo. Maya-maya pa, napasinghap na lamang sila nang biglang lumitaw si Pierre galing sa back garden. Wala itong suot na damit pang itaas at karga-karga nito ang isang sako na puno ng lupa. Anong ginagawa mo? Bakit wala kang damit? Tarantang singhal ni Alice dahilan upang papalingon sa kanila ang mga katulong na abala sa paglilinis. Agad namang ibinaba ni Pierre ang dala niyang sako. Puno siya ng pawis, kaya naman agad siyang napaatras nang lumapit si Alice sa kanya. Madudumihan kasi, kaya tinanggal ko na lang. Nahihiyang sambit naman ni Pierre. Napalingon naman si Alice sa mga katulong na agad namang napaiwas ng tingin. Bakas ang pumumula sa kanilang mga pisngi na parabang kanina pa nila pinagpipiestahan ang hubad na pantaas ni Pierre. Magdamit ka nga! Ines na saad ni Alice saka nagmarsya papunta sa kanyang kotse. Napakamot naman si Pierre sa kanyang ulo dahil hindi niya na rin maintindihan si Alice minsan. Bigla-bigla na lang kasing nag-iiba ang mood nito. Huwag ka nang mag-isip ng malalim, magdamit ka na lang. Natatawang payo ni Thea bago humabol sa kanyang amo. Sinunod naman ni Pierre ang sinabi ni Alice at nagdamit na nga siya. Sa kotse naman ni Alice ay hindi mahanap ni Thea ang tamang tiyempo para ipaalala kay Alice ang tungkol sa isang appointment na hindi niya pa nasabi. Yung pendant niya, nakita mo ba yon? Biglang tanong ni Alice sa katabi niyang si Thea. Ang driver naman ay walang pakialam sa kanila at nakafocus lamang sa daan. Po? Sino po? Litong tanong ni Thea. Si Pierre, yung suot niyang kwintas kanina. Parang pamilyar eh. Wika ni Alice habang malalim na nag-iisip. Napansin ko pong may kwintas, pero hindi ko po masyadong natingnan yung pendant. Baka naman po may kahawig lang? Pare-pareho na po kasi ang mga design ng mga kwintas ngayon. Katwira ni Thea. Natahimik naman si Alice at hindi na sumagot pa. Hindi niya alam kung bakit kinugulo ng kwintas na iyon ang isip niya. Kaya naman, naisipan niyang tingnan itong muli pagkabalik niya. Pagkatapos ng nakakapagod na araw para kay Alice, hindi muna siya dumiretso sa kanyang kwarto upang magpahinga. Agad niyang hinanap si Pierre
at nagtungo naman ang binata sa kanyang office na nasa mansyon. Gusto ko sanang tignan yung kwintas na suot mo. Okay lang ba? Paalam ni Alice. Agad namang tumango si Pierre at inilabas ito sa kanyang damit. Marahang hinawakan ni Alice ang pendant at maiging inobserbahan iyon. Sa sobrang lapit naman ni Alice ay halos hindi na makahinga si Pierre. Amoy na amoy niya ang mabangong pabango ni Alice. Kaya naman, hindi niya maiwasang hindi mamula sa hiya. Oh my gosh! Naalala ko na! Family crush na nila Janice! Kumunot ang noo ni Pierre dahil sa sinabi ni Alice. Bago pa man siya makapagtanong sa dalaga, ay agad itong dumayo upang buksan ang kanyang laptop. Pierre, hindi ba't sinabi mo sa akin noon? Hindi mo nakilala ang mga magulang mo? Seryosong tanong ni Alice. Ha? Oo. Sa orphanage ako lumaki. Kabadong sagot naman ni Pierre. Mariing tinitigan ni Alice si Pierre. Saan mo nakuha ang kwintas na yan? Napahawak naman si Pierre sa pendant ng kanyang kwintas at marahang tinitigan si Alice. Sabi ng mga madre, suot ko na to nung napulot nila ako. Napahinga ng malalim si Alice bago pinindot ang call button para sa kaibigan niya si Janice. Pierre, ayaw kitang paasahin pero I think may chance tayong mahanap ang mga posibleng kadugo mo. Nanlaki ang mga mata ni Pierre dahil sa narinig niya. Matagal nang nawala ng pag-asa si Pierre na mahanap ang mga pamilya niya. Ngunit ngayon ay mukhang may pinto ng oportunidad na bumubukas para sa kanya. Sa pagkakataong iyon ay sumagot naman si Janice sa tawag ni Alice at agad na naiplastar sa screen ng laptop ang mukha nito. Halata ring nasa ibang bansa ito dahil maliwanag pa sa kinaroroonan niya samantalang gabi na sa Pilipinas. Girl! Buti naman at naalala mo pa ako! Nakatampo ka ha! Buti naman nagparamdam ka na! Bungad ni Janice sa video call. Sino yung kasama mo? Napalingon naman si Alice kay Pierre na ngayon ay kinakabahan na. Janice, may miyembro ba ng pamilya niyo na nawawala? Agad na kumunot ang noo ni Janice dahil sa biglaang tanong ni Alice. What? Nakanood ka na naman ba ng crime documentations? Biro naman ang dalaga. Umaling naman si Alice. No, I'm serious. Can you please try to recall something? Baka may maalala ka. Napakamot naman si Janice sa kanyang ulo dahil masyado na namang seryoso si Alice. Wala namang bago dahil ganito naman talaga siya araw-araw. Sandaling natigil si Janice sa pagsasalita upang makapag-isip. Nahinto pa nga siya sa paglalakad para lamang makapag-concentrate. At nang manlaki nga ang kanyang mga mata, ay mas lalong bumilis ang tibok ng mga dibdib ni na Pierre at Alice. Wala akong naaalalang may nawawala akong kamag-anak. I mean, kung mangyayari yun, kayang-kaya naming ipahanap agad, diba? But I think may kapatid si mommy na namatay sa isang accident noon. Nahulog raw sa tulay yung kotse at kasama niyang wife at baby nila. Hinanap nila mommy yung katawan ng baby ng halos 10 years rin, pero walang nangyari. In the end, the authorities proclaimed na baka nakain raw ng mga malalaking isda sa dagat. Imposible rin kasing makaligtas ang isang sanggol sa gitna ng dagat. Hindi ko masyadong alam ang buong kwento kasi maliit pa ako noon. Tatanungin ko si mommy mamaya pagka-uwi ko. Nagkatinginan sina Alice at Pierre dahil sa sinabi ni Janice. Para bang nanghihingi ng permiso si Alice sa binata na hayaan siyang ikwento kay Janice ang sitwasyon. Tumango naman si Pierre bilang pagsang-ayon kahit na sobrang kinakabahan na siya. Hindi naman na nag-alinlangan pa si Alice na sabihin kay Janice ang lahat. Gulat na gulat si Janice sa narinig at kahit na may nakaschedule pa siyang photoshoot ay nagmadali siyang umuwi upang makausap ni Pierre ang kanyang ina. Diyos ko! Singhal ng isang may kaedaran ng babae matapos niyang maaninag ang mukha ni Pierre. You look just like my brother! At nagsimula na itong humagulgol ng malakas. Dahil naman dito ay mas lalong humaba ang video call. Pagkatapos na maikalma ni Janice ang kanyang ina. Sa wakas ay nakausap rin ito ni Pierre ng maayos. Lumabas muna si Alice upang bigyan ng privacy si Pierre at Doña Aliana. Magkahalong kaba at saya ang nararamdaman ni Alice.
habang hindi mapakali sa labas ng kanyang opisina. Paulit-ulit niyang hinihiling na sana ay ito na nga ang pagkakataon para kay Pierre. Na sana, sa puntong ito, babaligtad naman ang sitwasyon at magsisimula na ang magandang buhay na deserve naman ng binata. Maya-maya ay lumabas na nga si Pierre sa opisina ni Alice. Medyo mapula pa nga ang kanyang mga mata at halatang kakatapos lamang nitong umiyak. Hindi pa man nakapagsasalita si Alice ay sinalubong na siya ni Pierre ng isang mahigpit na yakap. Walang salita na lumabas sa kanyang bibig. Ngunit ramdam ni Alice ang lahat ng pasasalamat na gustong iparating ni Pierre sa kanya. Kumusta? Anong plano niyo? Tanong ni Alice dahilan upang kumalas na si Pierre sa pagkakayakap sa kanya. Darating daw sila dito bukas para makapag-DNA test. Kalmado ang sagot ni Pierre saka napahawak sa kwintas na siyang suot-suot na niya simula pagkabata. Masaya ka ba? Well, kung hindi man lumabas ang outcome na inaasahan natin, bukas pa rin naman ang mansyon ko para sa'yo. Sambit ni Alice saka napaiwas ng tingin. Napangiti naman si Pierre dahil sa sinabi ng dalaga. Kahit naman ano ang kalabasan ng result, sigurado pa rin siya sa kanyang sarili na babalik-balikan pa rin niya ang mansyon ni Alice. Ang lugar na hindi niya inaasahang magpaparamdam sa kanya ng salitang at home. Pagkatapos ng masayang pangyayari, ay muling bumalik si Alice sa kanyang opisina upang harapin ang realidad sa kabila ng nakakapagod na araw niya sa kanyang trabaho. The different teams are doing their best to ease the issue, miss. Pero talagang malakas ang kapangyarihan ng social media ngayon at patuloy pa rin bumababa ang sales ng kumpanya. Inalis ni Alice ang salaming suot niya dahil sumasakit na ang kanyang mata sa buong araw na pagharap sa kanyang laptop. Nasapo na rin niya ang kanyang ulo. How can they easily believe an influencer's claim? Kahit wala naman siyang matibay na ebidensya. Siniraan tayo and we tried to clean our company's name. Pero nagbubulag-bulagan pa rin sila. Do I have to tour them one by one sa production company natin? Para lang ipakita sa kanilang malinis sa mga products na nilalabas ng corporation? Napayuko na lamang si Thea dahil sa inis na boses ni Alice. May punto ang kanyang amo. Ngunit, sadyang wala talaga silang magagawa. Trending na ang isang kumpanya na hawak ni Alice dahil sa isang famous influencer na nagpakita ng nabili niyang food product na inaamag na. Kahit na sigurado sila Alice na hindi sila naglalabas ng mga produktong ilang buwan na lamang ang layo ng expiration date. Isa lang naman ang ibig sabihin nito. May sumadyang manira sa kumpanya ni Alice at maaaring nagkataon lamang na nabili ng influencer ang mga bulok at pekeng produkto na kumakalat o kaya naman ay talagang binayaran siya upang gawin iyon. Tumayo si Alice, saka nagsimulang kontakin ang lahat ng mga taong maaaring makatulong sa kanila sa investigasyon. Simula nun, hindi na tumigil sa pagre-research si Alice at kahit si Thea ay nakatulog na lamang sa couch dahil sa puyat. Pagkagising niya ng bandang madaling araw, nagulat siya nang makitang nakatulog na si Alice sa kanyang upuan. Bumuntong hininga si Thea habang pinapanood si Alice. Bakas pa sa mukha ng kanyang amo na umiyak ito. Mukha lamang matatag si Alice. Ngunit may mga panahon rin na nagiging mahina ito. At ang masaklap pa ay wala siyang taong masasandalan sa mga pagkakataong iyon. Wala na ang mga magulang ni Alice at hindi siya malapit sa kanyang mga pinsan. Hindi rin naman mahilig mag-open up ang dalaga sa kanyang mga kaibigan. At hindi rin siya nagpapakita ng kahinaan sa mga tao. Isa pa, ang kumpanyang sinisiraan sa social media ngayon ay importante para kay Alice dahil pag-aari ito ng kanyang mga yumaong magulang. Kinabukasan, pinilit ni Thea ang kanyang amo na manatili na muna sa mansyon at bigyan ng sarili ng isang araw na pahinga para naman makapag-isip-isip na rin ng maayos. Hindi sana sumasang-ayon si Alice dito dahil pabawas ng pabawas ang mga stockholders ng kumpanya at pababa ng pababa ang sales. Ngunit, sinabi ni Thea na siya na muna maghahanap ng paraan. Gusto sanang makausap o makita man lang ni Alice si Pierre. Ngunit ayon sa mayordoma ay maaga itong umalis upang sunduin sina Doña Aliana at Jandy sa airport.
Napakatahimik rin ng mansyon. Ngayong nasa kanika nilang trabaho ang mga maids at guards. Kaya naman, mas lalong nanlumo si Alice sa pakiramdam na siya ay nag-iisa. Inabot ni Alice ang litrato ng kanyang mga magulang at dito na nga siya naiyak. I'm trying my best. Malungkot na saad ni Alice habang sunod-sunod na nga ang pagtulo ng mga luha niya. Alice? Bahagyang nagulat ang dalaga na makita si Pierre na nasa pinto ng kanyang opisina. Mabilis siyang pinunasan ng kanyang luha at nilapag ang picture frame ng kanyang mga magulang. Nakabalik ka na pala! Ang bilis naman! Sambit ni Alice habang pinipilit ang sariling ngamiti. Nalaman ko kay Tay ang nangyayari, kaya bumalik ako. May driver naman si na Doña Aliana, kaya ayos lang daw. Ganun ba? That's good. Iwas tinging sagot ni Alice. Hindi na ba talaga masasalba ang kumpanya? Malungkot na tanong ni Pierre. Sorry, wala akong may tutulong dahil wala naman akong alam sa ganyan. At wala naman akong perang maibibigay. Pero, binilang kita ng ice cream. Hindi nito masasalba ang kumpanya mo pero baka gumaan ang loob mo. Inabot ni Pierre ang isang plastic bag na naglalaman ng isang tub ng ice cream. Habang tinitingnan ni Alice ang ice cream, ay hindi na nga niya napigilan pa ang umiyak. Nagpanik naman si Pierre sa pag-aakalang mas lalo lamang niyang binigyan ng problema si Alice. Dahil ngayon ay umiiyak na ito sa harap niya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin at sasabihin. Kaya naman, nilapag na muna niya ang ice cream upang yakapin si Alice. Alam kong kaya mong lagpasan to. Ikaw pa. Saad ni Pierre habang maingat na hinahaplos ang likod ni Alice. Pagkatapos umiyak ni Alice, ay agad na kumuha si Pierre ng baso upang masimulan na nilang kainin ang dala niya. Habang kumakain, dahan-dahan namang kumalma si Alice at naikwento na nga ng maayos kay Pierre ang nangyayari. Kahit na maresolban namin ang issue, mahihirapan pa rin kaming ibalik sa dati ang takbo ng company dahil kakaunti na lang ang mga stockholders. As we speak, baka nga patuloy pa rin silang nababawasan ngayon. Bumuntong hininga si Alice. Tingin ko, kailangan ko nang tanggapin na this time, talo ako. Importante sa iyo ang kumpanya na yan, di ba? Marahang tanong ni Pierre. Of course! It's a family business na sinimulan pa ng mga lola at lola ko. Na siyang nag-umpisa ng generational wealth na family namin. Mahal na mahal rin ni Daddy ang company na yon. I feel like I'm a huge failure. Dahil sa pamamahala ko magsasara ang kumpanya. Hindi na nakasagot pa si Pierre at napayuko na lamang. Huwag ka nga malungkot dyan! Ubusin na lang natin tong ice cream na binili mo. Natatawang saad ni Alice, saka kumuha ulit. Naging malaking influence ang ginawa ni Pierre upang maging malinaw ang isip ni Alice. Ngayon, nagsisimula na siyang maghanda para sa opisyal na pagsasara ng kanilang corporation. Sa kabilang banta naman, ay naging abala na si Pierre sa pag-aasikaso ng DNA test nila ni Doña Aliana at sa pagpapaimbestiga sa background ng binata para na rin malaman nila kung ano nga ba ang tunay na nangyari kay Pierre at kung bakit siya napadpad sa bahay ampunan. Naisipan ng Doña na bisitayin si Alice para na rin makilala ang matalik na kaibigan ng kanyang anak, pati na rin upang makaharap ang babaeng dahilan ng muling pagkikita nila ng kanyang pamangkin. Kung sakali mang si Pierre nga ang nawawalang anak ng kanyang nakababatang kapatid. Tita Aliana, pasensya na po at hindi ako nakapaghanda. Busy rin po kasi sa kumpanya. Kabadong saad ni Alice, saka naupo sa couch nakaharap ng Doña. Para namang hindi makahinga si Alice. First time niyang ma-intimidate sa isang tao. It's okay, Alice. Hindi rin naman ako magtatagal. Gusto lang talaga sana kitang makilala sa personal. Napangiti naman si Alice dahil sa sinabi ng Doña. Ngunit ang totoo ay kinakabahan na siya. Do you like Pierre? Biglang tanong ni Doña Aliana dahilan upang matameme si Alice. Bahagyang napangiti ang Doña dahil sa reaksyon ng dalaga. Parehong-pareho kayo ng reaksyon ni Pierre nang tanungin ko siya niyan.
Nahiya naman si Alice. Alam niya sa kanyang sarili kung ano ang gusto niyang sabihin. Ngunit wala siyang lakas ng loob na sabihin ito. It's okay. I'm just testing you. Hindi talaga yan ang pinunta ko. I'm here to ask about your family's business. At base sa mga isasagot mo, baka maisipan kong mag-invest sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Alice dahil sa sinabi ng Donya. Hindi na inisip pa ni Alice ang hiya at maayos niyang sinagot ang lahat ng katanungan ni Aliana tungkol sa kanilang business. Sa huli, nagtagumpay rin si Alice na kunin ang tiwala ng Donya. I'll see you again tomorrow. Baka bumisita rin sa'yo si Janice after her photo shoots. Nakangiting sa ad ng Donya bago pumasok sa kotse nito at umalis. Halos mapatalon naman si Alice sa tuwa dahil sa nangyari. Excited siyang lumakad papasok sa mansyon upang hanapin si Pierre. At nang matagpuan niya nga itong nag-iisa sa kusina, ay labis ang kanyang tuwa. Pierre! May sasalba ko na ang company! May investor na ako! Mag-i-invest ng malaking halaga si Doña Aliana! Ang kaninang nag-aalalang mukha ni Pierre ay agad na napalitan ng isang ngiti. Napatayo pa nga siya sa kanyang upuan upang salubungin ng yakap si Alice. Sabi ko naman sa iyong kaya mo eh. Natatawang saad ni Pierre habang yakap si Alice. I can't believe it. Parang ang imposible. Masayang saad ni Alice. Pagkatapos ng masayang selebrasyong iyon, ay inaya ni Alice si Pierre at Thea sa kanyang office upang buksan ang isang mamahaling wine at magkaroon ng maliit na selebrasyon sa pagitan ng mga taong malaki ang naitulong sa kanya. Pierre, Thea, maraming salamat sa inyong dalawa. Kung wala kayo, hindi ko malalampasan ang lahat ng to. Wika ni Alice. Marahan nilang ipinagbangga ang kanilang mga wine glass bago uminom. Pakiramdam naman ni Thea ay isa na siyang opisyal na third wheel dahil sa mga pasimpleng tinginan ng dalawa niyang kasama. Grabe ka naman makatingin kay Miss Alice, Pierre. Parang matutunaw naman ata si Miss niyan. Biro ni Thea, saka tinunggab ang wine sa kanyang baso. Nahiya naman si Alice dahil sa pangaasar ng kanyang secretary. Meron pa dito, inom pa kayo. Singit ni Alice upang iwasan ang awkward na sitwasyon. Pagkatapos nilang maubos ang isang bote na wine, ay naisipan na nilang bumalik sa kanika nilang mga kwarto. Nauna nang umalis si Thea dahil sumasakit na raw ang kanyang ulo. Samantalang sabay naman sila Alice at Pierre dahil nasa parehong direksyon ang kanilang tutunguhan. Bakit naman ganyan ka makatingin sa akin? Pakiramdam ko tuloy parang ang lungkot mo. May nangyari ba? Ilang beses ring nag-alinlangan si Alice na itanong yon dahil baka nag-overthink lamang siya. Ngunit ngayon ay hindi niya na ito matiis pa. Wala naman. Tanging sagot ni Pierre saka ngumiti. Sure? Paniniguro naman ni Alice. Napahinto ang dalawa dahil nakarating na sila sa pinto ng kwarto ni Alice. Tumango naman si Pierre at ngumiti. Sure na sure. Ngumiting pabalik si Alice saka binuksan ang kanyang kwarto. Good night, Pierre. Good night, Alice. Malumanay na saad ni Pierre at pinanood na lamang niyang makapasok si Alice sa kwarto nito. Kinabukasan, agad na nagtungo si Alice sa kanyang main office upang makipagkita kay Doña Aliana at formal na pirmahan ang kanilang kontrata. I'm expecting a lot from you, Alice. Alam ko namang magaling ka. Nakangiting sambit ng Doña. I won't let you down, Tita Aliana. Confident na wika ni Alice, saka nakipagkamay kay Doña Aliana. Sabay na umalis ang dalawang babae patungo sa garahe kung saan nakaparke ang kanika nilang mga kotse. Balak rin kasing umuwi ni Alice upang ibigay kay Pierre ang regalong nabili niya para sa binata. You look excited! Biglang sambet ng Doña. Nga pala, bukas na namin malalaman ang resulta ng DNA test. I hope you're aware. Nasa oras na maging positive yon, tuluyan ang magbabago ang mundong ginagalawan ni Pierre. Maaari siyang mawala sa tabi mo. Bumagal ang paglalakad ni Alice dahil sa narinig. Ngayon lamang iyon na-realize ni Alice. At dahil dito, ay biglaan siyang nalungkot. Okay lang po sa akin yun. Deserve po ni Pierre magkaroon ng pamilya at magaang buhay.
puro hirap na po ang pinagdaanan niya simula nung bata siya. Kalmadong tinitigan ni Doña Aliana si Alice na para bang masuri itong inoobserbahan. Maya-maya, bigla na lamang siyang napabuntong hininga. You two really have the same head. Pakiramdam ko tuloy, ako ang sumisira sa pagmamahalan niyo. Dismayadong sambit ng Doña sa kanyang sarili. Bakit niya naman po nasabi yan? Takang tanong ng dalaga. Ayaw ko sanang sirain ang usapan namin ni Pierre. Pero tingin ko, kailangan mo itong malaman. That man, he approached me yesterday. Napaka-excited kong makita siya. Dahil malakas ang kutob kong siya ang pamangkin kong matagal nang nawawala. But do you know what he said when we first met? Agad niyang sinabi na gusto niyang makipagkasundo sa akin. Nanatiling tahimik si Alice upang pakinggan ang sinasabi ni Doña Aliana. Hindi niya alam kung bakit, ngunit agad siyang nakaramdam ng takot sa kanyang sistema. He asked me to become your investor. Nagmakaawa siya sa akin. Sabi ko, paano niya ako mababayaran ngayong hindi pa kami sigurado kung siya ang pamangkin ko? And guess what he said? Sinabi niyang handa siyang ibigay sa akin ang lahat ng yaman na mamanahin niya mula sa yumaon niyang papa. Kung sakaling siya nga ang pamangkin ko. He really has no idea how wealthy his parents were. Barya lamang ang ininvest ko kumpara sa mga assets na nakapangalan sa anak ng kapatid kong si Dante. Napatakip si Alice ng bibig matapos marinig ang sinabi ni Doña Aliana. Paano kung hindi siya ang pamangkin mo? Kabado niyang tanong. He promised to work for me. Sabi niya, gagawin niya ang kahit na anong iuutos ko. Handa siyang maging muchacho for his entire life. Dahil wala naman daw siyang ibang may offer sa akin, maliban sa sarili niya. That being said, kapag negative ang result, hindi na kayo magkikita pa kailanman. Naiyak na lamang si Alice sa kanyang kinatatayuan dahil sa kanyang mga nalaman. If the result becomes positive, wala naman talaga akong balak na kunin ang lahat ng pamana sa kanya. I just wanna see kung talagang handa siyang isakripisyo ang lahat para sa iyo. Paulit-ulit na umiling si Alice dahil sa narinig. Hindi na siya nakapagpaalam pa at agad na nga siyang kumaripas ng takbo papunta sa kanyang kotse. Pinaharurot niya ito patungo sa kanyang mansyon at agad niyang binulabog ang lahat upang ilabas si Pierre. Ngunit huli na ang kanyang pagdating. Kanina pa rin po namin hinahanap, miss. Kaso mukhang naglayas na po dahil wala na ang mga gamit niya. Malungkot na sambit ni Manang Dolor. Walang buhay na pumasok si Alice sa kanyang kwarto at doon na lamang naupo habang sapo ang kanyang ulo. Hindi niya na napigilang maiyak dahil mukhang alam na ni Pierre na mangyayari ito. Kaya naman, nauna na itong umalis upang hindi siya pigilan ni Alice. Sinubukang i-contact ni Alice si Doña Aliana, ngunit wala rin sa kanila si Pierre. Sinabi ng Doña na bukas ay magkikita sila upang sabay na alamin ang resulta. Siguro, umalis siya para kung sakaling negative ang resulta, hindi niya na makikita pa ang magiging reaksyon mo. Kalmadong wika ng Doña sa telepono. He did all of this for you, Alice. Ipagdasal na lang natin na magandang balita ang matatanggap nating lahat. At iyon na nga ang ginawa ni Alice. Halos hindi siya nakatulog sa buong gabing pag-iisip at talagang lumiban siya sa kanyang trabaho para lamang maghintay ng update mula sa Doña. Gayunpaman, bago pa man makatanggap ng text si Alice, ay sumabog na ang balita sa social media at mga balita sa TV at radyo na ang nawawalang anak ng isang bilyonaryong mag-asawa na namatay 25 years ago ay natagpuan na at iyon ay walang iba kundi si Pierre. Hindi na nakapaghintay pa si Alice sa sobrang tuwa. Agad niyang tinawagan si Doña Aliana at sumagot naman ito. Congratulations, Alice! Pasensya na at hindi ako nakapag-text agad. Tinumog agad kami ng mga reporters. Kalmado man ay bakas sa boses ni Aliana ang saya. Congratulations din po, tita! Nasabi po ba ni Pierre kung kailan po siya bibisita dito? Ilang segundong natahimik ang Doña dahilan upang kabahan ng dalaga. Nagpaalam siyang tutungo sa iyo pagkatapos naming mananghalian. Pero
Nakasalubong namin ang ex-wife niya. Umalis sila at sumakay ng taxi. Hindi pa bumabalik hanggang ngayon. Po? Hindi makapaniwalang tanong ni Alice. May mga sinabi pa ang Donya. Ngunit hindi na ito narinig pa ni Alice dahil nabitawan niya ang cellphone niya. Nanginginig ang mga kamay niya at parabang nanlalamig na rin siya. Hindi naman niya siguro babalikan ng babaeng yan, di ba? Tanong ni Alice sa kanyang sarili at nagsimula na nga siyang umiyak ng mag-isa. Muling nanumbalik sa kanyang alaala ang unang pagkikita nila ni Pierre. At kung paano ito nagmakaawa sa kanyang asawa na huwag siyang iwan at ipagpalit. Namuo ang takot sa sistema ni Alice. Paano kung mahal pa rin pala ni Pierre si Betty at babalikan niya ito dahil mayaman na siya ngayon? Gayunpaman, pinili ni Alice ang magtiwala kay Pierre at maghintay. Hintay nang hintay si Alice. Ngunit, nagdilim na lamang ang langit ay wala pa rin Pierre na dumarating sa kanyang mansyon. Did he really go back to his ex-wife? Malungkot na tanong ni Alice kay Thea habang tulala lamang siya sa bintana. Napayuko na lamang si Thea dahil hindi niya alam kung ano ang isasagot. Pinanood na lamang niya si Alice na matyagang naghihintay habang hawak ang glass container na merong bulaklak sa loob. Lumipas pa ang ilang oras ay wala pa rin Pierre na dumarating. Nagsimula na namang umiyak si Alice. Nagsimula nang bumagsak ang malakas na ulan dahilan upang tuluyan na ngang mawala ng pag-asa si Alice. Bakit pa kasi wala siyang cellphone? Kahit sana sabihin niya na lang sa akin na hindi na siya babalik, at least hindi ako maghihintay. Umiiyak na sabi ni Alice. Maya-maya, Miss! Miss! May papalapit na ilaw! Thea, baka naman sila Simon lang yan. Walang buhay na sagot ni Alice na ngayon ay magang-magana ang mata. Matyaga namang inantay ni Thea na makalapit ang taong paparating. At nanlaki na nga ang kanyang mga mata nang makitang si Pierre na nga iyon. Miss Alice! Si Pierre! At hindi na muli pang nagtanong si Alice. Walang alinlangan siyang kumuha ng payong at mabilis na naglakad palabas. Lakad takbo na si Alice, bagay na hindi niya normal na ginagawa dahil kilala siya bilang isang prim, proper at mahinhing babae. Ngunit ngayon, ipinagtatabuyan na ni Alice ang lahat ng imaheng pinangangalagaan niya para lamang mas mabilis na makarating kay Pierre na basang-basa ng ulan ngayon. Alice! Mas bumilis ang lakad ni Pierre hanggang sa tumakbo na nga lang ito. Pagkarating nila sa isa't isa, ay mahigpit na niyakap ni Alice ang binata at hindi na iniisip kung mababasa rin ba siya ng malakas na ulan. Eh kasi naman, sa sobrang excitement nila ay nakalimutan na nilang sumilong muna. You're back! Akala ko hindi ka na babalik. Akala ko babalik ka na sa asawa mo. Naluluhang sambit ni Alice. Maya-maya ba ay bigla naman niyang hinampas si Pierre sa dibdib. Bakit mo ginawa ang deal na yon? Paano kung hindi pala ikaw ang pamangkin niya? Did you even think of how severe the consequences are? Imbes na sumagot, ay ngumiti lamang si Pierre habang tinitingnan ang mukha ni Alice. Halo-halong emosyon ang nakaukit sa mukha ng dalaga ngayon. Kaya naman, gustong damhin ni Pierre ang pagkakataong iyon. Ang pagkakataong masasabi niya sa kanyang sarili na worth it ang lahat ng desisyong ginawa niya para kay Alice. Wala ako dito ngayon. Kundi dahil sa'yo, Alice. Handa akong gawin ang lahat para sa'yo. Paulit-ulit kitang pipiliin at mamahalin higit pa sa sarili ko. Napayuko naman si Alice upang hindi ipakita ang naiiyak niyang mga mata. Huwag mo lang gagawin uli yun. Hindi ko na kayang mawala ka. Marahang pinunasan ni Pierre ang mga luha sa pisngi ni Alice sa kahinalika ng dalaga sa noo. Pagkatapos ng malasin sa dramang eksena na yon, ay pumasok na sila sa mansyon upang makapagbihis si Pierre pati na rin si Alice na nabasa na rin dahil sa yakapan nila ng binata. Ipinaliwanag naman ni Pierre na inilayo niya si Betty sa restaurant dahil balak nitong magwala kung hindi siya kakausapin ni Pierre. Ngayong mainit pa ang media sa kanya, malaking kahihiyan kung makukunan si Betty ng mga paparazzi. Kaya naman, nilayo niya muna ito. Nakitaan ni Pierre ang kanyang ex-wife ng ilang pasa sa katawan.
sinubukang makipagbalikan ni Betty sa kanya at paulit-ulit itong humingi ng kapatawaran. Ngunit hindi tanga si Pierre upang malaman na ginagawa lamang ito ni Betty dahil nalaman niyang heredero pala ang binata. Nagkaroon ng gulo dahil nasundan pala sila ng tauhan ng mayamang asawa ni Betty. Iniligtas niya si Betty sa mga bayolenteng tauhan ng mayamang lalaki at saka dinala sa malapit na ospital dahil hinimatay na ito sa sobrang takot. Matyagang hinintay ni Pierre na magkabalay si Betty para na rin makausap ito. Wala siyang contact number ng sino man sa mansyon dahil wala rin naman siyang cellphone. Umasa na lamang si Pierre na magtitiwala si Alice sa kanya at hindi nga siya nabigo. Pagkatapos ipahiwatig kay Betty na wala na siyang interest rito at magsalita tungkol sa mga kasamaang ginawa nila sa kanya. Nagpaalam na si Pierre at tumungo na sa mansyon. Ngunit dahil sa traffic at road accident na naganap dahil sa bagyo, mas lalo siyang natagalan. Iwan ko na po muna kayo, miss. Saad ni Thea habang pinipigilan ang pilyang pagngiti. Iniwan na nga ni Thea ang dalawa sa opisina. Lumapit naman si Alice kay Pierre upang gamutin ang maliliit na sugat sa braso nito mula sa pagmamadali niya. Baka naman, mabash na naman ako neto dahil hinayaan kong masugatan ng isang billionaire heir. Pabirong saad ni Alice. Napangiti naman si Pierre. Huwag mo naman sanang itawag sa akin yan. Nakakailang eh. Natawa naman si Alice. Bakit? Totoo naman ah. Sige, ano bang gusto mong marinig? Namuo naman ang pilyong ngiti sa mukha ni Pierre dahil sa tanong na iyon ni Alice. Mga salita tulad ng pumapayag na ako manligaw ka. O kaya naman, I miss you at I love you. Agad na hinampas ni Alice si Pierre sa balikat dahil dito. Ang corny mo! Singhal ni Alice saka napaiwas ng tingin. So, payag ka ba? O hindi ka pa ready? Wala namang kaso sa akin. Handa akong maghintay. Napangiti naman si Alice sa sinabi ni Pierre. Tinatanong pa ba yan? Malamang oo. Nanlaki naman ang mga mata ni Pierre nang marinig iyon. Iniisip niya kasing baka hindi patuluyang nakaka-move on si Alice sa ginawang kabulastaga ng ex-husband nito noon. Pero mukhang wala na pala siyang dapat na ipag-alala. Simula ng araw na iyon ay tuluyan na ngang nagbago ang takbo ng buhay ng dalawa. Pero para kay Pierre, walang nagbago. Madalas pa rin siyang bumisita sa mansyon ni Alice upang alagaan ang garden. Bukod dito, sinimulan na rin niya ang pag-aaral tungkol sa pagpapatakbo ng negosyo na hindi naman naging mahirap dahil kina Doña Aliana at Alice. Nalaman na rin nila ang misteryo sa kabila ng pagkakaligtas kay Pierre. Ang mga magulang na pala mismo niya ang nag-iwan sa kanya sa ampunan. Hindi pa nila natutukoy kung ano ang buong kwento. Ngunit mukhang alam ng mag-asawa na may nagtatangkang pumatay sa kanila. Kaya naman iniligtas na nila ang kanilang baby. Ilang buwan matapos ang malaking revelasyon, nakuha rin ni Pierre ang matamis na oo ni Alice. At ilang taon matapos ang espesyal na araw na yon, ay humantong na nga rin sila sa kasalan. Ilang taon pa ang lumipas, abay nagkaroon na nga ng mini Pierre at mini Alice. Alan! You're stepping on my flower! Naiiyak na sumbong ng babaeng anak nila na si Pearl. Napalingon naman ang cute na si Alan sa kanyang kakambal. Agad siyang lumapit rito upang humingi ng tawad. Hindi ko sinasadya! I'm sorry, Pearl. Let's put twigs on it so that I can clearly see where your plants are. Mula sa bintana ay payapang pinapanood ni Alice ang kanyang mga anak. Nasa likod naman niya si Pierre na parang linta kung makayakap sa kanyang bewang. Para namang ilang taon tayong hindi nagkita kung makayakap ka. Natatawang saad ni Alice. Masaya lang ako. Kalmadong sagot ni Pierre. Araw-araw mo naman yatang sinasabi yan eh. Natawa naman si Pierre sa sinabi ng kanyang asawa. Araw-araw akong grateful dahil nagigising ako at natutulog knowing that I have the best life dahil sa'yo at sa mga anak natin. Marami kang kayang gawin para sa mga taong mahal mo, Pierre. Ako ang maswerte sa'yo dahil nagkaroon ng mabuting ama ang mga anak ko at nagkaroon ako ng pinaka the best na asawa. Malakas na natawa ang mag-asawa dahil sa sinabi ni Alice. Narinig naman ng kambal ang boses nila
Kaya naman, agad silang napalingon sa kanilang mga magulang. Mommy! Daddy! At sabay pangang tumatalon sa tuwa ang kambal. Agad na naglinis ng mga kamay ang kambal. At maya-maya ay rinig na ng mag-asawa ang malakas na ingay ng mga nagtatakbuhang mga bata. Pagbukas ng pinto, ay agad silang sinalubong ng mga bata ng isang napakahigpit na yakap. Nako kayo talaga! Pati hilig ng pagtatanim ng bulaklak ng daddy nyo, namana nyo pa! Saad ni Alice habang pinipisil ang pisngi ng dalawa niya ang anak. Because it makes you smile, mommy! Malambing na saad ni Alan. Naalala naman ni Alice ang mga effort na ginagawa ni Pierre noon para lamang mapangiti siya. It was priceless. Napayakap na lamang siya sa kanyang mga anak at dinaluhan naman sila ni Pierre. Kayo ang bumubuo sa pagkatao ko. Mahal na mahal ko kayong tatlo. Kahit ang kukulit niyo minsan. Malambing na wika ni Alice. Sa dami ng pinagdaanan nilang mag-asawa bago nakarating sa puntong ito ng kanilang buhay. Isa lang ang masasabi ni Alice, na talagang maraming paraan ng may kapal upang ibigay sa iyo ang buhay na nakatakda mong makamit. Kailangan lamang na maging matyaga, malakas ang loob, at pinaka-importante sa lahat, ang maniwalang ang lahat ng pagsubok ay may katapusan rin. Wakas! Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta ng mga kwento sa Siren Radio. Pero bago tayo umalis, shoutout muna kay Remalyn Kujamat from Alfonso Lista Ifugao, Jessica Rabago ng KM5 na Trinidad Benguet, Hayazin May Dinapo from Samboan, Cebu, na Liza Kasimsiman from Tagbiliran, Bohol, Lizelle Taneo ng Maslog, Danao City, Cebu, Bryna Estra Agas from Cebu City. Hello din sa Arellano and Era, Hormilyosa Family, Maricel Tupe from Antipolo City at Family Pelia, Rachel Rivera from Kuwait, at syempre hindi magpapahuli, Gajane Lepon from Mandawi City, Cebu. Maraming salamat po. Stay safe!